Yeah, October 3 po at the Okada Grand Ballroom. She's arriving on the 2, show will be on the 3rd, win na siya na 4. Yeah. First time niya. Paano mo siya nakuha? It was offered to me, line of artist na in-offer sa amin. And then na-realize ko, hindi ko matala I will survive. Nung I am what I am, icon siya ng mga bading, di ba? So, yun. And nung alam ko first time niya eh. The last time na in-offeran siya, hindi yun natuloy. So, yun. Na-tsempo naman. Pero yung date na yun, yun talaga yung binigay niyang date. October 3. Mm. So, that's the first date. Of all the artists, bakit isa siya? Kasi yung songs niya, tumatak. I mean, kahit sa karaoke, kinakanta yung I Will Survive, I Am What... Si Maricel Soriano yung naalala ko dun sa I Am What I Am. So, alam ko, pag binanggit yung Gloria Gaynor, magre-recall sa kanila yung songs niya. And, okay naman. Tapos, nagustuhan siya ng Okada. So, at least, nag-partner ako sa Okada. So, saan gagawin? Ballroom. Nang Okada. Ah, okay. First time mo mag... Okada? Nang ballroom. First time ko yung dinner show. Okay, dinner will start at 7 and then yung show mga 8:30 to 9. Ah, so with dinner to. Okay. Kaya medyo mahal yung ticket. 15,000. Per head. Full show ang gagawin. Full show. Together with her band. Dala-dala niya yung banda niya. Tapos, kamusta yung selling ng ticket ngayon? Okay naman, so bago ko pa siya na-promote or na-advertise, okay na. Kasi nga, Okada. Sila rin isa sa mga nagpa-promote, of course. Oo, tsaka sila rin yung bumili ng halos lahat ng tables. Yeah. I think gift nila for the high rollers. Kaya nga nag-decide kami na dinner. Kasi kung hindi kukunin na Okada, hindi ganun ang price ko. Mm-hmm. Hindi ganun yung ticket price kasi hindi siya pangmasa eh. But if ginawa ko sa Araneta din, putok din. Mm-hmm. I mean, na smaller yung price. For example, mga pinakamahal, 4,000. Tapos meron kang 500 sa Jet Ad. Putok pa rin. Are you planning kung maging successful dyan sa Okada? Dali naman siya sa mas malaking venue para naman ma-accommodate kasi, yung ibang... Pwede, kasi bira yung nakakalam. Ito kaya nga, ito ginagawa. Just for the sake na malaman na dumating siya. Correct. Kasi ilan lang yung nakakalam. Taga-Okada lang yung nakakalam na dumating siya, darating siya. So, yun. For the record lang din na... Sana ma-record din natin yung pagdating niya, no? Oh, kung sakali, di ba? Gabi siya darating. Gusto mo? Oo, di ba? Ngayon, 10:30 na. Why not? Di ba? Kung sakali. Sige. Para kung sakali. Kasi sabi ko siya, may pwede pa bang gano'n? Wala nang promo. Tapos yung bandila, no? Tapos na. 10:30 na. Kinabukasan din yung kanyang show. Oh. Kaya, ewan ko kung feeling ko wala nang naging press con. The usual kasi dapat arrival nila ng hapon, dinner yung press con. Parang, ngayon. Yung original plan, diba? Yung original plan. Kaso darating siya ng gabi. First time niya the boss sa Pilipinas, sabi niya. Yun yung alam ko. Wala rin ako idea na nakarating na siya before. Pabor sa akin yun. Kasi, pero tama ka, hindi lahat ng tao, ngayon siguro, after malalaman. Pero biray nakakaalam. Kaya naman okay lang kasi nga binili na ng sa akin. I mean, partner ko ang Okada. Mm-hmm. So, yun. Kaya makikita niyo doon international yung audience. Merong Japanese, may Korean, may Chinese. Pinanood mo ba muna siya bago video. Pa nag-search? Video. Pero wala akong idea. Kanina ko lang nalaman na 72 siya. Ewan ko kung totoo. Years old? Tinatanong ko full show eh. 72 years old? Oh my God. Pero sa picture, hindi ganun yung itsura niya. She looks so young. At sabi ko, present ba yung picture niya? Present pa. What? Nabibigla na pa. That's why I get to see her on the arrival niya. Kung wala naman. Ilan ang usapan yung songs sa kanya? An hour and a half yung show eh. With the band. So, same boss, same pa rin kaya yung boses niya, no, at that age. Pero si Tita Pilita, di ba, ganun pa rin yung boses. Pero, ginito naman si Tita Pilita. Parang, I don't know kung pareho or what. Pero ano pa rin yung boses naman. Hindi, at saka yung age ng market niya, kahit yes. Umakyat lang siya, yun na yun. Yun na yun, no. The mere kahit fact 5 minutes siya, lang siya, yun na yun. Yeah. Correct. Parang Barbara Streisand, parang gano'n. Mm. I think yun. Yun yung marinig siya, makita siya. May experience siya, yun pala. Yeah.
to be with her in one show, I think yun yung gusto ng tao. Sayang nga lang na hindi siya mapapanood ng maraming mga tumahanga sa kanya. Kasi alam ko marami ding masa. Oo. Well, given a chance, kung gusto ko ibalik, siguro Araneta. Oo. Next year na siguro. Pwede pa. Kasi maraming, ilan lang eh. About 750 lang yung mga ka-experience sa kanya on October 3. 750 people. Oo nga, napaka-kaunti nun. So, napakarami nung kanyang mga... Bakit? Ikaw mo lang. Even pala dapat ang concert kanila noong 2013, na-cancel. Oo, yun. Narinig ko yun, na hindi natuloy. For what reason daw? Hmm? Hindi ko alam kung sino yung promoter. Ano siya? For what reason? Hindi natin. Pero at least kumatuloy at naging successful. Ito yung parang stepping stone. Parang si Lin Dion, ano? Hindi natuloy, tapos ako nakakuha ng pangalawa na natuloy na. Parang ganito rin siya. Mm-hmm. But in a smaller venue lang talaga. Pero tama ka, plano ko talaga yung Araneta. Kasi yung masa, karaoke yan eh. Correct. Disco queen yan. Sasabay yung mga tao. Karaoke yan eh. So, hindi ko rin. Sana magustuhan yung Philippines. Yun. Siya yun eh, di ba? Depende sa magiging outcome. Sana magustuhan niya. Then, yun. Bakit ganung market ang pinili mo i-cater to? Kasi di ba, pwede ka namang mag-K-pop para mas bata. Try. Okay. Meron din akong ganun. Pero, binabalansin ko yung market eh. Tsaka, when it was offered to me, kinunap ko kasi may date eh. Oh, gusto mo ba October 3? Wala namang ano eh. Wala namang, pwede bang December, pwede bang February. Sila yung pumili ng date. Sila yung sabi ko, go, tara. Nagkasundo sa presyo so, at nagkataon yung time na yun, yung Okada gustong gusto, sinabi ko lang eh, you want Gloria Gaynor? Yes! Yung isang icon yun. Oo, kinanta yung kanta niya. Yung, nagsara agad kami. So yung 750 audience na yun, sold out na? Sold out. Sold out na? Yung 750 na dinner. Dinner. Si ang meron lang akong konti, yun, para sa inyo, yun, syempre. Pero ano ah, huwag tayong magreklamo sa table. Kasi they get to choose what table they want. Uh-huh. So yung sa akin. Kung ano yung mapunta. Oh, pero maganda rin yung mga tables ko. Eh hindi mo naman sa yung tipong gusto mong matansikan ng laway eh. Palunod ko rin. And it's very intimate. So, yun. Curious lang ako, kung nakakasayaw pa siya, kung nasayaw niya yung I Will Survive. Curious din ako. Di ba? Matay M, di ba? So, sana ganun pa rin yung boses. Are you planning to invite sila Maricel to come para makita nila yung... May narinig ako na darating daw. First sabi ko, paano kaya sila darating? Eh, yung ticket na sa akin. Hindi ka pa kinakausap? Wala. Sila Sunshine, kausap ko kanina. Meron din ibang artista na gusto pumunta. Pero yun nga eh, si Maricel, actually kaya ako kinuha dahil idol ko si Maricel. Tapos yung alam kong siya ang kumanta ng I Am What I Am. Sana. Sila Inang Olive, sila Tita Malu Santos, in-invite ko. Pumunta? Sumagot naman si Inang. Checking. Sabi niya, ba't kayo mo lang sila? Malapit na eh. So yeah, I invited him. Kasi alam ko yung market ni Gloria Gaynor. Full course dinner ba? At saka yeah. Meron bang beneficiary? Wala. Yung full course dinner. Ano ko nga, binanggit ko kanya. 15,000 isang plate. Ano? Kung ano yung... Yung mga pagkain, hindi ko alam. Bahala na kasi, pero tanong na nyo. Nagano kami yung sisig, wali. Wali, kaldereta, wali. Yung mga formal ano yan. Binanggit ko sa kanya yung ano yung menu. Gloria Gaynor menu. Cold appetizer. Wild mushroom terrine. Poached pears and blueberries, soup, pumpkin soup, shaved, smoked turkey, ham or croutons. Ay, nahanap ni Leva. Main course, blackened lapu-lapu steak with potato timbalay. Or you get to choose kung ayaw mo ng fish, braised beef blade, garlic mashed potato, vegetable collage. Anong college? Eh, one, college eh. Vegetable tan. Dessert, dark and white chocolate mousse with cherry compote. Ano? Wow. Compote. Mga kamote lang yan. Oo, ano ka comfort eh. Cherry compote, yan. Kakainin natin yan, pare. Alam ko yan, dahil dinner siya, di ba? Ano yan yung...
paisa-isa. Oo, oh, yan. Informal, ano. Parang serve. Yung kakainin ng sabay-sabay. Correct, serve. Pagkatapos mo mag-soup, tatanggalin. Sa dinner muna before the performance ni ano. Kaya nga, gate opens at 6. So, we'll start with dinner at 7. Ayaw ni Gloria na ano. Kumakain habang. Hindi ko alam kung may wine-wine. Pang ilang concert mo na to this year? And how many concerts usually ka every year? Last ko si yan eh, Josh Groban. Anong February? Then ngayon. Sisigil ba kayo? Last year. Ngayon si ito. Tapos meron akong Engelbert Humperdinck. Ayan, para sa mga grandpa, grandma. November 12. Saan naman yan? New Frontier Theater. Very intimate din. Kasi from Araneta, nilipat namin sa mas maliit. Mas ano. Then, ayun, December 12, kami ni Ovation, Boys to Men. Ba't di ka nagko-Korea? Not? Ko-Korea. Next year. Kasi usong-uso yan, di ba? Meron. So, hindi pa pwede announce. Tatlong letra pa? Ay, di ko alam. Parang, alam ko. Si Sai yun, PSY. Lumang-luma. Meron yan. We have big acts for next year. And then we'll announce, siguro most probably mga November, December. Marami next year. Nag-ipon-ipon nga next year. Are you planning ba to ano din? To produce yung mga local artists natin? YOLO! Okay. Sana, nabigyan na ng date, nakausap mo na si Mr. M. Sana na saan mo planong gawin? Kung sa Araneta? I think yung date... Solo? Solo. I think the mission ng tao. I think, and he's doing album. May album siya. Ito so, gawin yung piyolo sa kasi may kasi ang para medyo may cater ka. Ito naman ano, guest. Yeah. Oo naman. I mean, Oo nga, pagsamay mo yung mag-ama. Kasi parang wala pa sa Pilipinas. Wala pang gumawa sa Philippines. Sa states pa lang dito sa Pilipinas wala. Pero yun nga, ang konsepto is, actually we're waiting for piyolo to kung yung gusto niya. Usually naman, kung ano yung art, kung ano yung gusto ng artist ko, yun yung sinusunod. Pero napagmitingan niya na. Right? Galing ako kay Mr. M, nabanggit ko Piolo, we just have to wait for Piolo lang. So talagang kahit in the past, supportive ka sa Filipino artist? Oh yeah. Like si Ai-Ai nga pala, no? Oo. Si Alex Gonzaga. Si Vice. Si Vice. Vice. Oh, mapalagaw ko lang nagbigay kay Vice. Diba? I mean, naniniwala naman talaga ako sa Filipino artist eh. Tsaka mas ano, how do you call it? Hindi ko masabi kung mas madaling kadilang local sa international. Pero sa local, ang kagandahan doon, kilala ko sila. Diba? Yun yung maganda. Madaling kausapin. Oo. Sana matuloy yung Tony and Alex din. Ah, may plano ka rin, Tony and Alex. Matagal na yun eh. Kamusta ko si Mami Pinky. Sana. Yung schedule lang nila eh. Si Alex, naniniwala ako dyan. I mean, she's a very talented lady. Sabi ko nga eh. Kumita yung, or sumikat yung chambe-chambe, diba? Napaka-simple yung mga lyrics eh. Gusto ko i-produce siya, tapos ang title ng concert, Dalagang Pilipina. Anana? Yung Dalagang Pilipina. Sumikat yun eh, yung Dalagang Pilipina. Yeah. Eh bagay siya doon. Parang comedy concert, diba? Yeah. Kaso, ano yun? Baka mauwi na lang kami doon sa magkapatid sila. Sana. Si Sam. No, si Tony and... Oo, di ba sila yan? Si Sam's sisters. Yeah. Meron silang ano, di ba? Libro. Oh, yeah. Together. Jared, ba't nauwi ka sa music when actor ka? Di ba, kung iisipin mo, dapat film. Movies ang puso mo eh. Ewan. Parang from the time na nagdadala ako ng artista o singer sa Japan, kasi yun yan, doon nag-start kay Vice Ganda yun eh. Nung produce ko si Vice, 2010, doon nag-start na, uy, pwede pala. So, yun. Tapos, movies gusto ko i-try. I met up with Mother Lily the other day, gusto ko i-try. I don't know, wala akong alam sa movies, pero gusto ko i-try. Kung sakaling bigyan ka ng chance to try it, sino yung mga gusto mong gawa ng movie ngayon? Totoo. Given a chance, so... Gusto kong pagsamahin sa movie si Maine Mendoza at saka si Daniel Padilla. Wow. Gusto kong mag-produce na ang title lang movie, Zumba. Tapos it's a May-December affair. Like, tipong si Sasha Padilla or Ina Raimundo yung bida.
Constanza and Cruz. Tapos ang love angle nila si hashtags Makoy de Leon. Ganun kalayo. Bata ka na. Yung Zumba, di ba? Ang Zumba ang trainer ng mga dance steps. May tapos may in love. Oh, yung story ng typical na in love. Marami ng ganyan niya. Ewan si Melba nga meron, di ba? Kasi parang dance movie. Kasi real ano talaga eh. Mm-hmm. Alam naman talaga nating may ganyan eh. Di ba? Saka uso ngayon yan. Uso, December, diba? May December love. May December affair. Na may kanya-kanya silang story. Pwede rin si Alice Nixon yun. Bida. Basta, pero parang bagay siya. Si Sasha Padilla. Kasi sobrang sexy niya. Si Makoy? Manga. O kaya si Kid. Kid ba yun? Yung mahabang buhok sa hashtags. Ay, oo. Yan. Yun. Parang tipo mala, ano, movie na Unfaithful Wife ni Richard Gere at saka nung Bida Pabahay. Mm-hmm. Or yung boy next door ni J-Lo. Di ba si J-Lo, alam mo, yes, this guy na 19, 20 years old. Pero, hot siya. Ganun. Yung kay Maine at kay Daniel, ewan ko kung ano pwede, comedy, rom-com, parang ganun. But of course, I need to seek advices from yung mga experts sa ganyan. No? Kasi hirap magkamali. Ikaw ba are you planning to ano pa? Go back to showbiz? May time na ano, like kay Romnick, naingit ako. Di ba? Si Chris Villanueva, ang galing-galing sa Killer Bride. Killer Bride. May time na naingit ako. Pero pag iniisip ko yung oras na kakainin sa taping, yung i-call time ka ng alas 7 ng umaga, ipapakat pa ng alas 7 ng kinabukasan, ang dami kong magagawa sa oras na yun. Yun lang. Lalo na ako, parang siguro... Hindi mo na priority, parang gano'n. Kung may chance, parang gano'n. Siguro talaga kung example, like yung Mariela del Barrio, winish ko yun eh. Gusto ko makapasok dun sa teleserye na yun kasi crush ko yung isa sa mga bida. I was like, sana kapasok dun dyan kahit alalay. Oo! Biglang, sabi nga nandiyan, ah, gusto mo ah. Tapos tinawa, lawyer. Ha? Ah, lawyer? Hindi ka-love team nung bida or what? Pero natuwa ako. Pero ano din, hindi rin ako tumagal. Parang in the middle ng ano, nagpapaalam na ako doon sa director na, director, kailangan ko. Alam, paano natin papatayin yung character mo? Ikaw yung lawyer nung ano. Mahirap din talaga. Mahirap din. Lalo na sa status ko na, yun nga. Busy, yeah, businessman. Yeah, bottom the country, may meeting. Yung meetings eh. May time nga na ano eh, alam niyo ba yung 24 hours, kulang. Hindi ko nga alam ba't ganun. Oh, meetings lang ha, pero kulang yung 24 hours. Maybe not on a teleserye, maybe on a movie para medyo hawak mo yung oras. Diba? Parang ganun. Ewan. Siguro mag-diet ako. Parang ganun. Kahit hindi. Gusto ko rin ano, movie na ano ba, serious, drama, ganun. I don't know. But of course, ano, gusto kong try talaga movies mag-produce. Pero sabi nga ni Mother, ano, wag. Ha? Wag. Wag muna. O, wag talaga. Ewan ko. Basta, I'll guide you. Parang gano'n. Siguro ayaw niya ako matalo. Siyempre, kahit sino naman, di ba? Ayaw malugi. Pero, malaking investment din naman eh. Correct ang movie. Pero, kaya, malaki din ang concerts. I mean, if you think about it, mas malaki yung concert. Although, mas mabilis ang balik ng concert kesa sa movie kasi, o. Wala akong alam eh. Wala akong idea. But, gusto kong aralin. Jared, nag-boom ka sa kaka... Saan ka nag-boom? Kasi hindi ba actor ka? Tapos, saan ka nag-boom talaga na nagkaroon ka ng puhunan para magpa-concert? Actually, ngayon, hindi ako kilala ng tao as ano as an artista. Kilala nila akong producer. Producer yan. At so, madami nga na-inspire na ang galing. Di ba naka-transition ka? Pero alam nyo, aminin ko sa inyo, mahirap ang pagiging producer. Akala nila pag producer ka, dandang kwarta, no? Ang dami na yung problema. Kasi, it's like throwing a dice. Okay, I'll be very honest with you. I lost $1 million in one concert. Naglabas ako ng 50 million. Ang bumalik, 450. Thousand? Oh, ikaw ba? Hindi ka iiyak. Pero why still nag-continue ka? Kasi doon mo lang mababawi yung loss.
kumagtuloy ka. Kumagtuloy ka. Then, yun lang yung medium na pwede mong kitain yung ganung kalaking halaga pa rin. Huwag ka lang magkamali ulit sa pagpili ng artista. Mm-hmm. Yun, ganun talaga. Pero nag-stop ako for a year. Hindi ko kinaya. I mean, ano talaga, umabot ako sa depression. Talagang, kas, ayoko na. Ayoko na. Sabi ko, huwag na, ayoko na yung negosyong concert yun. Hanggang sa a friend of mine, a businessman, told me, no, Joel, get up. You're into that? Hindi mo makukuhin sa restaurant business or any business. Yung ganyan kalaki? No way. You just really have to get up. Gumawa ka ng concert na yun. And started with Celine Dion. Hindi ganun kabilis mag-recover, but hindi ka pwede mag-give up. I mean, kahit ayaw mo na, kasi alam mo meron kang kailangan i-recover. So, yun lang yun. I mean, yes, totoo na dadapa tayo. Lahat naman ng negosyante. Wala rin akong pinagkaiba sa mga malalaking kumpanya. Wala, pare-pareho lang yun. You just really have ano, to go on. So, bakit ako dito? Kasi nga, dito yung alam ko. Dito na ako. But of course, I want to venture into another, yun nga, movies. And basta entertainment. Diba? At saka hindi naman lahat smooth eh. Intriga, may kakompetensya, merong dadaot. Yun. Yung pinakaunang concert mo, ba't tinaya mo yung buong life savings mo? Hindi eh. Ang tinaya ko dun sa ano, yung kung saan ako nawala ng ano, yung $1 million. Kasi naniwala ako dun sa show. Ang damot ko pa nga, sabi ko, hindi. First trial mo yun, tapos biglang nalugi. Hindi siya first trial. Kasi di ba yung first ko, James Ingram. Okay. Okay. Jonas Brothers. Okay. Kumbaga, bihasa na eh. Okay, ah, mas admit lang natalo ko, okay. Sai. Talaga? Gangnam. At that time, walang naniniwala na it was my biggest flop. Why? Puno yung... Puno, oo. Puno. Kailangan kong punuin. Kasi merong contract kami pinipirmahan sa artist na kailangan 95 or 99% puno yun. If not, hindi sila magpa-perform. So, kailangan mo rin mag-effort talagang mag-invite. Sabi na may kayo may ticket po. At that time, si Gangnam, maraming gustong manood. Kasi sikat siya nun eh. Mm-mm. Ang mali ko, panunuurin siya, gusto siyang panuurin ng libre. Bakit? One hit wonder. Hindi ko naisip. Kasi ito, pag ginagin natin, wop, Gangnam style, wop. O after nun, wala nang sikat na kanta. Kaya nga, di ba dun sa Gangnam, kinanta niya limang beses niya, di ba? Mas naglagay ako ng maraming artista ng nag-front. Insert, ah. Pero, wala. Too late. I wanted to cancel it at that time. Nakabawi ka dun sa sunod? Hindi, ganun kabilis. Sino bang sinunod mo? Na naka-recover na ako itong last year na eh, 2008. Ah, so talagang you stop after sa... Hindi ako nag-stop, kumbaga paunti-unti, pero ayun yung trauma na, ayoko na ng malaki. Parang, but yun nga, hindi ka pwede tumigil. I mean, lahat ng tao, doon mo ma-realize na, lahat ng tao may problema din. Even may driver, one day at night, tinanong ko yung driver ko, anong gusto niyo? Maging George Serrano o maging kayo? Tama yung sinabi niya. Sir, gusto namin maging George Serrano. Bakit? Eh, nabibig yung lahat ng tao. Importante. Nakakain kayo ng masarap. Nakakatulog kayo ng masarap. May problema kayo. Eh, ganoon din naman problema namin. Gusto niyo namin maging George. Oo, oh, na-realize ko yun. Ano? Tama din naman siya. I mean, anong gusto mo? Magmalimos ka? O dito mo sa problemang to? Oo nga, big time ka nga, pero marami kang ganap. May problema rin. Eh, lahat naman tao may problema. Isa lang din ang problema natin. How to earn money. How to get back on your feet. Pare-pareho. Hindi rin lahat ng stories ng negosyante successful. May kilala akong sobrang big time producer. Inaamin niya, a film producer. Nag-die down din siya dati. Pero naka-recover, di ba? Hindi lang, talagang ano. Pero ano, I believe, ano, it's all God's will talaga. I mean, kakatok talaga sa'yo na nakalimot ka na. Kasi for a time, nung sobrang dami kong nakalimot na talaga. Nagawa ka ng movie, yung blockbuster director na rin gusto mong gumawa. Oh. Like, kaya lang,
wala rin kasi siguraduhan tingin ko sa lahat. Nasa like, story pa din. Nasa, like si Gangnam, perfect. Perfect artist, sikat. Hit na hit na time na yun. Na hit on time na yun. Hindi ko na-realize, wala ko palang bibili ng ticket. Diba? Layo, diba? Ito sa lesson. Pero hanggang ngayon, tundong pa rin yung kaba. Nangyari ulit, recently. I lost a big amount of money. Well, yeah. Well, actually last Saturday lang. Ano bigay mo sa amin? Oh, ano yung biggest hit mo na call? Biggest hit? Vice Ganda. Local? Hanggang ngayon. Vice Ganda. Sa international? Celine. 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 And he was, she was our biggest artist so far na nahawakan ko. Sino pa? Joss Groban, okay din. Marami din naman. Pero marami din wali. Nakakatakot din. Nakakatakot. Pero feeling ko lahat naman yata. Sa negosyo, you open a restaurant, hindi mo alam kung tatakilikin ka. So, you just really have to pray hard. And, yun. Pray hard, tapos yung swerte, pag dumapo sa katawan mo, ganun lang. Sino pa yung gusto mong dalhin dito ng mga international artists? Like Korean siguro. Oh, secret muna kasi may dadaling ka pero yung mga... Ang tatlong letra. Hindi ko alam yun. Wala akong idea. Hindi, miski hindi Korean. Yung mga gusto mo pang dalhin dito. Wala akong alam sa Korean masyado. Pero yung mga international. International, yeah. Gusto ko si Ricky Martin with Gloria Estefan. Yan. Yeah. Title ko nga dun, Vivin Davida Conga. Sana, no? Oo. Sige na pa. Sayang si Whitney Houston. Actually, may show ako. Susugal ko si, ano, kausap ko si Clarice de Guzman. Ang galing niya. From The Voice. Siya na The Voice. Oo. Hindi. Hindi siya. Hindi siya. But, Mitoy yata. Oo, oh, there you go. Tama. Mitoy yata yung kasabatch niya. Oo, Mitoy. Sila ni Mitoy Morissette. Then, Morissette ba? Kabash? Oo, hindi sila nanalo sa mga. Si Clarice, napanood ko siya. Siya, bagay ito eh. Pwede ito. Bigyan mo ng break. Yeah. Then I spoke to Miss M. Sabi ko, can you do a concert? Favorite ko si ano, si Whitney Houston. Kaboses mo siya. Parang Clarice sings Whitney Houston. Pwede. So we'll start that. Valentine's. Nice. Yeah. Small venue. But gusto ko siya bigyan ng break. Kasi talented yung correct. Si Clarice. Kasama siya sa B-Naked. Kakanta siya sa B-Naked. Nakakakantayin niya, Whitney Houston. Kasi... Yeah. So para sa'yo, sana si Clarice ay kalevel nila Morissette. Or kabisi nila Morissette sa talent. Yes. So you think underrated siya ngayon? Wala lang nagbibigay ng break. May, Pero pag yun nga, ito, this can be a start. Kasi for her to have her own solo concert. Kasi di ba, pag nagbigay ka ng isang solo song, ikaw mo siguro stupid or like ako producer na. Pag binigyan ni Joe India, naniniwala ako sa kanya eh, na kaya. May kailangan lang sumugal. May kailangan lang sumugal. I mean, hindi ko man siya ma-manage after. Alam ko kaya. At isabi ka mo ng break, ikaw yung naging dahilan. Even okay Vice, nung time na yun, naman, kahit siya ayaw niya. Di ba tinanggihan nga niya ako? Paulit-ulit niya akong tinanggihan. Yung pressure niya, pakayaw. Oo. I mean, noong time na yun, nasabihan pa niya ako, kulit-kulit. Ikaw ba yung nagbigay ng unang-unang concert? Oo, kayo ng text. Kami naman ako ng pressure. Na ang gusto lang niya noon, music received daw. Ngayon sila na nag-produce sa sarili na ng concert. So, somehow, masaya ako doon kasi meron pala akong mata. Kaya ko pala. And then, di ba, press con ng iba yon kay Gary Concepcion to launch Gary as an artist, as a singer. Pero natanong ako, ang binanggit ko, nag-offer ako ng ano, ganito kalaking halaman kay Alden. Putok, di ba? Kaso hindi natuloy, napunta kami sa Inares. Pero napuno na yung Inares. Sayang. Pero corneta yun. Ah, oo. Pero actually, nag-offer ako ngayon. Eh sabi ng Jemmy, meron din daw silang plano. Sana. Mas malaki na price yan ngayon. Ha? Mas malaki na. Kasi blockbuster, ano na eh. Sana. Pero, yeah. Oh. Para tumanggi ka na lang. Hindi ako tumanggi. Kinagat mo? Kinagat ko. Pikit mata kong kinagat yun. Ilang million yun?
First niya, 2M siya. Yan pala siya, wala pa nga. Walang singer. Malaki yun dat. Malaki na tatay. Kasi walang singer na binabayaran ng ganun. Okay. Kaya lang, pang concert at oh, kaya lang si Vice, ang kaya na nilagay yun, for me to shut up, for me to get out. No, ayoko. Shock siya. Na-shock na ko. Sabi nga ni OG Diaz, sabi daw ni Vice, si Raulo ka daw. OG Diaz pa that time. Manager niya. Ang kulit ko nun, sobra kong kinulit si Vice. At ilang beses niya ako, alam niyo yun, ilang beses niya ako tinakihan. Makulit lang talaga. But at least, yung kulit na yun, di ba? Dire-direcho. Non-stop siya. She's the phenomenal star. Dalawa. Yung first year, yung may nag-text. Second year, yung Todong Sample. Partner with, ano, with Viva. Then, yung ikatlo, ayun, siya na. Siya na. Kasi alam niya ng ano eh. Ikatlo, ika-apat, ika-lima, siya na lang. Okay lang yun. Masaya ako na na naging parte ako. Kailangan mo siya magpaalam sa'yo that time no. Na susunod, ano ka, wala naman. Kasi hindi naman ako manager niya eh. I'm just a producer eh. Actually, yun nga yung sinasabi ni Melba na mag-manage kami. Pero sakit sa ulo yun. Correct, mahirap eh. Para namang di mo alam yun, Mel. Kung mag-manage lang kami talaga dito, sakit sa ulo yung mag-manage. Pag-iintay ako na magupo. Produce lang. Kasi tama si Boss Faye. Sabi niya sa akin, Joel, ang artista, or any singer, they come and they go. But we, producers, we stay. Sabi ko, pag may pera, Boss Faye, oh, we stay. Pero hindi, totoo rin yun. Kasi, we get to have funders. I mean, kasi kilala kang producer, you just have to source out funds from your friends, from different people. Parang ano, wala rin pinagkaiba yan sa may kumpanyang construction, may project na ganito, kailangan ng pondo, gano'n. Kasi yung akin ko ng pera yun, ano? Uyaman ko naman. Sa may money. I mean, meron akong share, pero hindi lahat. Kasi para sunod-sunod, ito ni Gloria Gaynor, ni Engelbert, Boys to Men. Wala. Every month, bigat din. Ano? Pag dito pa nagsasada? Nag? Sada. Biba yun. Maybe. Hindi talaga papayakin. Siyempre kay Boss Secure. Nadala ko si Sarah sa Japan. Ay, yung mga ganun pwede. Nabulis ko siya. Halos lahat ng artista. Modest from Mahal, kay Mahal, to Megastar. Nadala ko siya. Megastar ba? From Mahal M to Megastar. Megastar abroad. Abroad. Japan. Lahat. The gene. Oh, kamusta naman pag sila na dinadalam sa abroad? Puno din. Ako, ang sarap ng feeling kasi... Mga TFC, may mga ano din ba? Mga Pinoy din ba yung mga... Pinoy din. Ang sarap ng feeling kasi, kung mga artista lang ako, hindi ko makakasama yun. Correct. Like Sharon or Gary, Mark, hindi ko makakasama yun. Buti na lang produce ako. Kasi I get to, be with them, join them, to experience them. Alam ko pa yung mga talent fee, o di ba? Hindi naman nila alam yun. Mga tao, ako lang nakakala. Masarap yung ano, pero mahirap din. Nice na Ticketnet ang Ticket Okada. Ticketnet ang, Gloria Gaynor. Available pa rin Ticket? Ticket World. Pero, yung ano sold out na ba? Oh, yung dinner. Pero yung dun sa theater, may upuan eh. Ah, may dun pa din, yeah. Gano'n. Nang walang dinner yon. Walang dinner. Which is how much yung ticket? 5,000 for Gloria Gaynor. Si Engelbert, ticket din. Yeah. Thank you po. Thank you.